Apo, Doc Willie to. Meron ba kayo napapansing bago ngayon sa akin? Maganda ba? Bagong bili ko to. Actually, hindi po maganda. Isosoli ko to ngayon. Kasi itong baro ko, medyo delikado, pwedeng makamatay. Tingnan nyo po, paano. Oh. Meron ba kayo napapansin? Pakita mo, Doc Lisa. Nakita nyo yan? Pag hindi ko to tatanggalin, baka hindi natin matapos yung FB Live. Sumasabit to. Sumasabit siya sa carotid artery ko. Gumagasgas. Kahit maluwag siya, masikip pa rin yan. Nakagasgas po. Delikado po. Yung mga nag-necktie o yung masikip ang collar. Ito naman, hindi siya ganun kasikip. Pero nakaipit siya. Gumagasgas siya sa carotid artery ko po. Delikado. Kasi pwede ako mag-collapse, ipapakita ko sa inyo, ha? Kaya nga si President Ramos, di ba? Sabi niya, lahat naka-open siya. Kahit si President Duterte, lahat naka-open. Kasi oras na iniikot niyo yan, na masikip, maiipit ang carotid artery, pwedeng himatayin at pwedeng mamatay. Pakita po natin, ha? Ano ang risk of wearing a necktie o kahit itong barong na masikip, mabuti niluwagan ko na. Ayan po, kita niyo, ha? Necktie o barong na masikip, lalo na pag iikutin mo yung ulo mo, yan, pwede maipit. Mako-compress yung carotid arteries kasi meron tayong blood vessel dyan. Magkukulang ang daloy ng dugo sa utak. Poor blood supply, fainting, stroke. Pwede pa tayong ma-stroke. Pwede pa mahimatay kaya delikado po. Isa pa, itong carotid artery, si Doc Lisa kumukuha eh. Hindi lang po kailangan ipitin, 'di ba? 'Di ba bawal sakalin, 'di ba? Alam niyo 'yan, kahit dito nasasakal. Hindi lang po ipit ang delikado. Kahit yung mga i-touch niyo lang ganito dito banda rito, huwag niyo gagalawin ganyan. Kaya kunya ni sample ko lang dito, ayan oh. Huwag niyo siyang gagalaw-galawin kasi itong leeg po natin, carotid artery, meron siyang baroreceptors. Merong maliit na organo diyan na pag ginalaw niyo, merong mangyayaring reflex. Ang mangyayari, bababa ang heart rate mo. Kaya yung mga mabilis ang heart rate, ang first aid, galawin dito eh. Yung bababa yung heart rate mo, at kung merong konting sakit sa puso, pwede mag-collapse. Pwede mag-collapse, kakahawak lang dito, kaliwa o kanan. Ano pang bawal? Yung iba, nag-aahit, shaving. Meron nag-collapse, shaving dito. So, ingat. Yung mga bata, yung mga naglalaro, sa masahe, ingat din. Ang masahe, dito lang sa likod, sa batok, pwede. Huwag dito sa leg. Huwag niyong papagalaw to. Kasi pwedeng ma-trigger yung baroreceptor, bumaba yung heart rate, mag-collapse. Isa pa, sa barbero, di ba? Misa sa barbero, yan ang bali yung leg. Huwag na lang po, delikado yun. Yung masyadong ganon, pinapatunog, baka masira yung spine natin. Sa necktie, isa pa. Tinuturuan ko kayo mag-exercise sa neck, di ba? Meron tayong konting left, konting right, di ba? Meron tayong mag-exercise, konting down. Meron tayong ganitong exercise. Pero may isang movement na bawal. Ayaw to ng mga surgeon. Ito po ang ayaw nila. Pataas, ha? Hindi ko naman tinataas. Yung taas na tingalang-tingala, ayaw nila yan. Huwag niyong gagawin. Yung masyadong tingala. O minsan yung minamasahe yung ulo, tinitingala. Delikado po. Kasi pag sobrang tingala, nai-stretch. Nai-stretch itong carotid artery. Pag in-stretch niyo yan, pwede mapunit, mag-dissection. Pag nag-dissect, nako, stroke. Ha? May mga kaso yan. Yung kakilala kong neurologist, sabi sa akin, nagpamasahe, inikot-ikot yung ulo, maigi, ginanong-ganon sa kama. Pagbagsak, na-stroke, na-ICU. Mabuti na buhay siya. So, ingat ha. Tsaka yung mga overweight. Kung mataba, syempre, masikip din yung neck. So, yan po. Luluwagan na natin. Para, kaya gusto ko maluwag. At yung size ko, kahit size 15 na ako, gusto ko 16 o 16 and a half. Di bali na hindi maganda, basta maluwag. Next, so wag iipitin ang leeg. Second, wag iipitin ang median nerve. Yan, wag mo iipitin. Ito yung tao,
Ito yung kamay niya. Huwag mong papatayin at iipitin ang sariling median nerve. Sabi mo, Doc, hindi ko iniipit. Ba't ko iniipit? Eh, ang tanong ko, Doc Lisa, ay bakit manhid ang kamay niyo? Diba? Bakit manhid? Meron kayong ginagawa na hindi niyo alam. Na ituturo ko sa inyo. O, ito ginagawa ninyo. Yan. Ginagawa niyo to. Yan. Ipit na yan. Diba? Pag gising mo, wala nang pakiramdam to. Pag uminom siya ng alak, nalasing siya, 12 hours siya nakaganito, pwedeng masira at mamatay yung nerve. Hindi na babalik yung pakiramdam. Ito, naiipit niya dito. Okay? So, wag gagawin niyan. Pangalawa, ito, maraming gumagawa sa inyo to. Bawal na bawal, ha? Pakishare, pakitag sa kaibigan na ganito matulog. Huwag ipitin at sirain ang sariling nerve. Yan, no? Naipit niya yung nerve niya. Pag gising niya, manhid na to. Manhid na yan. Pati itong kamay niya, manhid na rin yan. Manhid, oh. See? Kasi inipit mo yung sarili mong ugat. Diba? Ang ugat, ayaw niya naiipit, eh. Diba? Pag naipit to, ngayon, habang tinatype ko lang to kanina, itong tips ko sa inyo, syempre, naka-computer ako, naka-ganyan ako, diba? Actually, ang gusto ng kamay natin, diretso lang. Bawal ito, ipit, eh. Bawal ito. Pwedeng exercise, pero huwag matagal. Huwag matagal na kaganyan. Huwag matagal. Mas gusto niya diretso. Tsaka ang turo ko nga, yung ikot-ikot. Pag ganito, di ba? Ikot-ikot. Nagko-computer lang ako. Matagal ako nakapirme. Siguro nakasteady. Namanhid konti eh. Baka naipit dito. O baka naipit dito. Meron pa mga thoracic outlet syndrome. So, ingatan natin na huwag ipitin ang leeg at ang kamay para hindi masira ang nerve. Yung sa kamay, median nerve. Yung dito, carotid artery. Pangatlo. Yes. Ay, ito, maganda to. Pinapakita ni Doc Lisa. Meron akong mouse pad. Oh. So, itong mouse pad. Oh, thank you, Doc Lisa. Binili mo ako nito. So, itong mouse pad, meron siyang para sa wrist. Oh. Ang ganda. Ayan, kapatong. Diba? Kasi pag wala to, bagsak. Eh. Okay? So, yung mga nagko-computer, nagsa-cellphone, kailangan maayos siya. Pangatlo, ito po, sigurado maraming matatamaan dito. Sino mahilig sa masikip na maong? Diba? Maganda, sexy, diba? Kaya lang, deadly. O, magagalit sila sa atin. Bakit, Doc? Diba? Ito, sexy, maganda, deadly. Itong taong ito, kahit maganda maong niya, alam nyo ano nangyari sa kanya? Nadala sa ospital. Na hospital siya, na intensive care unit. Ito, sa Australia, ni-rush siya sa hospital. Bakit? Bakit siya ni-rush sa hospital? Tayo, meron tayong sciatic nerve sa may, dito, sa may balakang, sa may puwetan. Okay? Yan, sa may puwet. Pag matagal tayo nakaupo, 2 oras, may ipit ng sciatic nerve konti, di ba? Kaya sabi ko, tatayo-tayo. Isa pa, pag makapal ang wallet nyo, hindi rin maganda dito sa may bulsa sa likod kasi may ipit din sciatic nerve. Pero ang mas delikado, itong masikip na maong. Kasi ang masikip na maong, iniipit mo yung buong hita, yung buong paa. Ayan, no? Inipit mo siya lahat, oh. Tapos, Doc Lisa, hindi lang pagkaipit, alam niyo anong ginawa? Nag-squat pa siya. Yan ang pinaka-deadly na ginawa niya. Nagtalungko, nag-squat. Just imagine, masikip na yung maong mo. Hindi mo na mataas yung maong mo. Diba? Naipit na yung hita mo. Tapos nag-squat ka pa. Yung bigat mo in-squat. Na-hospital siya, na-ICU siya. Kasi namanhid yung buong kalahating katawan niya. Naipit yung artery, naipit yung nerve. So, wala. Anong ginawa nitong babae? Naglinis sa bahay. Naglipat sila ng bahay, naglinis, nag-squat, ang sikip ng maong. Ayan, naipit tuloy. Okay, so mag-ingat tayo, huwag natin saktan ang sarili natin, huwag ipitin ang sciatic nerve. Ito, Doc Lisa, pakita natin yan. Oh. Oh, too tight for comfort. Ayan, oh, sinabi niya. Deadly ang skinny jeans. You know, health risk. Anong naramdaman? Namanhid. Numbness, Doc Lisa. Loss of control. Swollen legs, yung mga nagmamanas. Difficult to walk. Bagsak ang blood supply. At hindi lang po yan.
Ang komplikasyon nito ay varicose veins. Diba? Ba't lumalaki varicose? Kasi hindi nga makaakyat yung dugo niya eh. Naipit niya ng pantalon niya. Ang sikip. Hindi ka pa makakahinga. Hindi ka makakahinga. Pag nagkulang ng blood supply sa paa, pati sa utak, magkukulang. So, yan po. So, isa pa. Paghihiga tayo minsan sa gabi. Last tip, diba? Pag nakahiga, mas maganda, medyo malambot yung higaan. Huwag naman humiga sa sahig. Diba? Iba sanay sa sahig, pero diba nakakamanhin din. May konting kutsyon. Huwag naman sobra lambot yung kutsyon na nakalundo yung likod nyo. Yung tamang-tamang kutsyon lang para hindi rin maipit ang sciatic nerve. Pakita mo ito, Dakisa. Yan, sciatic nerve. Okay, sana po nakatulong. Okay naman sa kanila, Dakisa. So, i-recap ko lang ha, huwag saktan ng sarili. Kadalasan kasalanan natin ito. Number one, Doc Lisa, pakisoli itong deadly barong ko, kahit maganda. Pakisabi, luwagan to, tsaka itong kwelyo nakaipit. Mamaya mag-collapse tayo kakagawa ng, ano, ng kakasuot nito. So number one, sa leeg, ingatan, bawal yung masyadong galaw. Second, yung kamay, bawal iunan para hindi mamatay at mamanhid ito. Pangatlo, yung sa may puwet, huwag matagal nakaupo, lakad-lakad, tsaka sa maong, medyo maluwag, luwagan po natin.